Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Ang mapagpalang umaga, mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Jason Makasait at samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating devosyon sa salita ng Diyos. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming pasalamat sa araw na to at gabayan niyo po kami, Panginoon, sa another na po, Panginoon, na salita na aming papakinggan. At bigyan niyo po ako, Panginoon, ng knowledge and wisdom. Ganyan niyo, Panginoon, mga makakarinig ito. At pagpalain niyo po ang bawat isa kasi naman makakarinig ito ay tumimo at gawin namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay. At samahan niyo po ang bawat isa mula sa umpisa hanggang sa mataas, Panginoon, ang programa ito. At sa inyo po namin binabalik ang matamis na pupunta. Salamat sa tayo, Pangalan Jesus. Amen. Ngayong araw, ating susuriin ang Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15 na kung saan inutusan ng Diyos ang mga Israelita na alalahanin at gawing banal ang Sabat. Dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15, sabi dito sa verse 12, iyong pagdiriwang ang araw ng Sabat upang ipangangilin gaya ng inuutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 13, anim na araw na gagawa ka at ang iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 14, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang ang iyong aliping lalaki at babae ay magpagpahinga gaya mo. Verse 15, at iyong halalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupaing Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya itinutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Dito, ang Sabat ay hindi lamang utos, kundi paanyaya mula sa Diyos upang makapagpahinga at alalahanin ang kanyang mga gawa. Unang pointers natin dito ay alalahanin at gawing banal ang araw ng Sabat. Sabi dito, ingatan mo ang araw ng Sabat, gawing banal ito. Ang Sabat daw ay hindi lamang simpleng pahinga, ibinukod ito ng Diyos bilang banal. Isang araw para pagtuunan ng Diyos at ang kanyang kabutihan dito. Inaanyahan na iwalay ang ating sarili mula sa pang-araw-araw na gawain upang makasama ang Diyos. Pangalawang pointer, pahinga para sa lahat. Pagkakapantay-pantay sa pahinga. Sabi dito, sa anim na araw na tayo nagtrabaho, ngunit sa ikapitong araw, lahat ay inaanya magpahinga, hindi lamang ang amo, kundi pati rin ang mga alipin at kanyang mga hayop. Ipinapakita rito na ang Diyos ay Diyos na katarungan at pagkakapantay-pantay. Nais niya ang pahinga para sa lahat, hindi lamang para sa mga may kapangyarihan. Pagkalinga at pag-aalaga. Ang Sabat ay paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pag-aalaga sa ating kalusugan, kapwa pisikal at spiritual. Kapag nagpapahinga tayo, binibigyang halaga natin ang ating sarili at ang ating ugnayan sa Diyos. Pangatlong pointer, pag-alaala sa kalayaan mula sa pagkakaalipin. Alalahanin mo na naging alipin ka sa Ehipto at inilabas ka ng Panginoon. Ang Sabat ay hindi lamang pahinga. Ito ay paalaala ng ating kalayaan at paglaya sa pamamagitan ng Diyos. Ang mga Israelita ay naalipin sa Ehipto ngunit pinalaya sila ng Diyos sa Sabat. Ating inaalala na ating paglaya mula sa anumang agapo sa atin. Ito rin ay pagkakataon upang alalahanin ng Diyos bilang tagapagligtas na patuloy na nagpalaya sa atin mula sa ating pagkakamali, kasalanan at takot. Pang-apat na pointer, paano natin magagawang banal ang Sabat ngayon? Una, paglalaan ng oras para sa Diyos. Manalangin, magnilay sa salita ng Diyos at magpasalamat sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Pangalawa, pagpahinga ng physical at spiritual. Alisin natin sa isip sa mga gawain at obligasyon at magbigay oras para sa kapayapaan ng ating puso at isipan. Pangatlo, paggugol ng panahon sa pamilya at kapwa. Gamitin ang Sabat bilang panahon para sa pamilya upang palakasin ang ugnayan at magkasama ang alalahanin ng kabutihan ng Diyos. Pang-apat, paglingkod sa iba. Ang pagpapahinga sa Sabat ay hindi nangangalugang puro para sa sarili. Ito rin ay paglingap sa kapwa at pagtulong sa nangangailangan. Conclusion po, ang Sabat ay biyayang paalala mula sa Diyos
Ito ay araw ng pahinga, paggunita sa kalayaan at paglapit sa Diyos. Naway palagahan natin ang araw na ito bilang pagkakataon upang ipakita ang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Tayo po itong ating napag-aralan ngayong araw ay binibigyang hamon po ang bawat sa atin. Nais ipaalala sa ating sarili sa pagdiriwang ang araw ng Sabat. Alalahanin natin ang kalayaan, pahinga at pagkalinga ng Diyos. Paano natin mas mapapanatiling banal ang Sabat sa ating mga buhay? Tayo po manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa araw at sa panibago na naman pong mensahe na aming napag-aralan. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagsama sa amin mula sa umpisang kapatapos ang programang ito. At maraming po salamat, Panginoon, sa pagbibigay po ng kaalaman at karunungan sa amin, Panginoon. Maraming po salamat at pagpapalaan niyo po ang bawat isa. At ito po ang aming samatayin sa pangalan ni Jesus. Amen.